Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers. Ngayon po ay maglilibot po tayo sa ating mga maisan. At ngayon po ay habang tinitingnan po natin ang mga bunga ng ating mga mais. So, kinukumusta po natin kung okay rin ba ang kanilang paglaki ng kanyang mga bunga. Naghahanap din po tayo ng mga posible pong peste na baka dumapo sa ating maisan. Though, parang hindi na rin po natin kailangan na mag-spray dito kasi sa mga previous po natin na paglilibot wala naman po tayong masyadong nakikita ang mga peste o mga insekto na nakaka-damage po sa ating mga mais. So ngayon po ay tinitingnan na lang po natin na kung okay po ba talaga yung kanilang pagpugo at wala na po tayong inaasahan na mga unexpected po na mga insekto, mga uod na baka makaka-damage po sa bunga ng ating mais. So sa ngayong stage po ay lumalaki na rin ang bunga ng ating mais. At halos lahat na rin po ng mga puno nito, maliliit man o malalaki, ay lumalabas na rin po ng kani-kanilang mga bunga. So kung makikita po natin, nasisiyahan po tayong tingnan na may mga puno po tayong nakikita na tiga dadalawa ang mga bunga sa isang puno. Naasahan po natin na sana ay enough po yung pataba na nilagay natin sa ating mga mais na makakayanan niya po na palakihin ang dalawang bunga. At least makadalawa po siyang bunga sa iisang puno para naman po mabawi yung mga itinanim natin na mga mais, mga buto ng mais na hindi po tumubo. So sa mga na-encounter po namin sa aming pagtatanim, marami po tayong na-encounter na mga problema. Unang-una po, syempre sa pagtanim po ng buto ng mais, bali unang araw pa lang po pagkatapos ng tanim ay bigla pong bumuhos yung tubig mula po sa irrigation. Hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ng malaking volume ng tubig na pumasok po sa ating maisan. Kaya may portion po, medyo malawak-lawak na portion po sa ating maisan na nababad po yung bagong tanim na buto ng ating mais. Kaya hindi po yun tumubo. Nasira po yung mga buto na yon. And kahit nung malaman po ng taga-manage natin na ganun ang nangyari, ay naisaran na rin niya yung labasan ng tubig para syempre hindi na makapasok. Too late na po kasi medyo malakas po yung agos ng tubig. Kaya nababad po ng gusto yung mga yung portion na yun ng ating maisan at hindi po sumibol yung mga buto. And yung nadaanan din po ng tubig na yun na parte ng ating maisan ay may mga buto rin po na hindi tumubo. So malawak-lawak po yung maisan po natin ay halos isang ektarya po yung tinanim natin kasi po yung taniman po dito
ay nalupain. Yung taniman na lupain po dito ay higit po siya 1 hectare. So yung kabuuan po ng lupain na ito ay mga 1.1, pero yung portion po ay mga siguro mga 800 square meters ay nagamit po namin. Yung ibang portion po ay nilagyan namin ng mga gulay. Kaya mga almost 1 hectare lang po yung nailaan natin na pagtamna ng mais. Yan po. So yun nga lang, dahil nga po may portion po na nabaha nung kakatanim pa lang ng ating mga buto ng mga mais, ay malaki din po ang nasayang na portion ng lupa. Tulad po dito sa gitna. Yan po, dito na po tayo sa gitna na portion ng ating mga maisan. So kung titingnan nyo po mga ka-farmers, napapalibutan na po tayo ng maisan. So tulad po nyan, dapat po ay may tanim pa po ito sana ng mga mais. Dyan po. At dunin po banda dito. So ganito po kalawak yung mga medyo nasayang na portion na suppose po ay natamnan po ito ng buto ng mais, pero hindi po sila tumubo kasi dito po dumadaan yung excess na tubig pag umaapaw po yung ating bawat pinagtataniman. So yung hati po ng lupa sa bawat partition po ng ating tinatamna na mais, yun po, may portion po siya na dyan po dumadaan yung tubig at hindi po siya nakasurvive ang kanyang mga buto nung bumaha po, na hindi po natin na-control. At nung nadagdagan pa po yun nung nagpatubig po tayo, dito din po pinapadaan yung tubig para dumaloy po sa ibang portion ng ating mga maisan. Kaya nababad pa rin po yung area na ito kahit na siguro may mga buto na tumubo dito, ay hindi na rin po sila nakasurvive. Yan po. So ito po yung ano ng parte pa ng maisan natin. So kung titingnan po natin, malaki po talaga ang nakaltas sa portion ng isang ektarya sana na pinagtaniman natin ng mais. Yung sa likod po banda ay di na po atin yan. Iba na po ang nagmamay-ari dyan ng maisan. So dito lang po yung atin. Dito lang po. Dito lang banda. Ito, tsaka dyan. Na ito yung sa atin. So far po, magaganda po yung bunga ng mais natin. Halos lahat po ay malalaki na rin. Konting-konti na lang ang mga puno ng ating mga mais na medyo maliit pa ang kanyang mga bunga. Tulad niyan. Tulad ng isa. Pero yung iba ay malalaki na rin. Yan po. At yun po, yun yung isa pong problema, kasi po malaking bagay po yun na nakaapekto po sa posibleng magiging harvest natin ng ating mga mais pagdating ng mga after 2 months, baka makaharvest na tayo. So malaking bagay po yan na makaapekto sa dami ng ating mga harvest na bunga ng mais, kasi nga po malawak po yung portion ng lupa na hindi po tinubuan. So yun po yung magiging problema natin pag
konting-konti lang po yung ma-harvest natin na bunga ng mais. Pero so far po, madami pa naman. Medyo malaki lang yung nabawas. Sana ay tinatarget natin na magiging harvest ng bunga. So instead po na isang ektarya yung napagtaniman natin, siguro mga almost 1/5 o 1/4 po ng pinagtaniman natin ay nasayang po talaga. So far po, sa variety naman po ng mais na itinanim natin, napakaganda naman po ng kanyang pagtubo. So, sabi nga, ang variety na ito ay bigatin daw. Malalaki ang bunga, mabibigat, at syempre, matataas po ang mga puno nito. At syempre, early maturing po ito. So, kumpara po sa ibang variety ng mais, ito po, sabi sa promotion ng variety na ito ay mas mabilis po itong mag-mature at madali po natin itong ma-harvest. So kahit medyo nahuli po tayo sa pagtatanim kumpara sa mga karatig natin na mga nagtatanim din ng mais, ay siguro hindi rin masyadong malayo ang agwat ng panahon ng kanilang pag-ani sa pag-aani din po natin ng ating mga mais. When it comes naman po sa mga pag-aabono, yung abono po na ginamit natin sa ating mais ay nakamit din po ng standard na pag-aabono base po sa mga tinuro po sa amin. Nakapag-attend po kami ng orientation po sa mga para sa mga nagtatanim ng mais sa katulad po ng variety na ginamit namin. So yung requirement po dito ay at least 13 bags po na abono. So sa atin, nakaabot po tayo ng 13 bags. Yung tanong lang po ay kung paano po natin in-apply yung 13 bags na yun. So yung sa amin po, yung tatlong bag po ay naging, yun po yung basal namin sa ating mga mais. Kasama po 'yon sa ano kasi nga po gumamit po tayo ng ano ng seeding machine. So kasama po sa pagtatanim ng mga buto ay naglalagay na rin po ng abono. So ang ginamit po namin na basal ay triple 14 dahil 'yun talaga po yung kailangan gamitin para hindi po masyadong mainit sa bagong tubo na lalabas na bagong sibol na mais. So ang sumunod naman po na in-apply po namin ay dahil nga po may basal na tatlong bag ay naghintay na po tayo ng sa ika 15 days na po tayo naglagay ng unang pataba ng sumibol na po ang mga tanim natin na mais. So after 15 days ay nag-abono po tayo ng urea na may mix po siya ng 16-20 at may mix din po siya na triple 14. So mga apat na sako po yung nagamit namin sa unang application ng abono. So na medyo
Actually, hindi po naubos yung apat na sako na yon. Kasi apat na sako na kinumbine po namin. So, isang sako ng urea, dalawang sako ng 1620 at isang sako ng triple 14. Hindi po yun naubos kasi konting-konti pa lang po yung nilalagay sa bawat puno. And pagkatapos po nun, mga ilang araw po ay nag-spray po tayo para sa damo nung mga more than siguro mga 20 days na po yung ating mais ay naglagay po tayo ng spray para sa damo. Tamang-tama lang po na medyo sumibol na po yung mga damo at medyo tumataas na sila at nalagyan ng spray, kaya maganda rin po yung ano niya, yung epekto niya, kasi nung lumabas na po yung mga bagong sibol na damo ay matataas na po ang ating mga mais at hindi na po na tatabunan ng mga damo at hindi na po naaagawan ng fertilizer sa ating mga mais. So yung last na application po namin ng pataba ay nung ano na po, nung ika 30 days. So prior po niyan ay nag ano po ako, nag since wala rin pong mga, wala na po tayong na-apply na mga ano, mga ibang pesticide o mga lason sa ating maisan kasi parang di na rin kailangan, wala po tayong problema sa uod at iba pang mga insekto. Pagkatapos po mag-spray ng herbicide dito, nagpahinga lang po mga 1 week, ay nagpa-spray po ako dito ng ano, ng foliar, organic foliar fertilizer po, yung sikat din para sa mga gustong mag-organic. Di po ito paid promotion ha, pero sabihin ko na rin po, yung gumamit po ako ng ano lang, ng 1 gallon lang po ng kanaan po na organic foliar fertilizer na saktong-sakto po sa ating mga mais. Pero isang beses lang po tayong gumamit kasi kulang na po ang ating supply. So tamang-tama lang po yun yung ginamit namin na makapag-spray po. Makapagbigay lang po ng konting boost sa ating mga mais bago po siya mag-prepare ng kanyang katawan sa pamumulaklak. So bago po mamulaklak ay yun po, nag-spray po kami ng kanaan po. Pero isang beses lang po, hindi po natin nasunod yung talagang instruction niya na dapat may ano po siya, every after 15 days po dapat yan nilalagay kung tututok po tayo sa organic. Pero dahil semi-organic lang po tayo or nag-try lang po tayo ng konting organic at mostly po ay syempre synthetic pa rin po tayo, nag-try lang po tayo. Nag-try lang po tayo na gumamit po nun. Kung may makaka-apekto, maganda rin. Kung hindi naman, wala pong problema kasi nag-try lang naman po tayo. At, syempre, pagkatapos po nun, mga 1 week after, medyo nakuha na po ng mga mais natin ang na-spray natin, na-absorb na ng mais natin yung na-spray natin na organic fertilizer, ay pagkatapos po nun ay naglagay na rin po tayo ng granules na fertilizer. So combination na rin po yun, yung natira po sa una nating in-apply na abono, dinagdagan po natin yun ng additional na sako ng urea, 2 sako plus nagdagdag po tayo ng 3 sako na po ng urea at saka
apat na sako na po ng at tatlong sako lang po ng triple 14 kasi nagdagdag pa tayo ng isang sako ng potash. So yung panghuli po natin, tatlong sako po ng urea, tatlong sako ng triple 14 at saka potash. Yun. So ang portion nun ay dalawang sako lang pala ng triple 14 kasi nga po yung isang sako ay mix na yon ng natira natin na abono sa una nating inapply. So ang last po na inapply natin na abono ay tatlong sako ng urea, dalawang sako ng triple 14 at isang sako ng potash plus ang yun natirang mix ng una nating inapply na abono na mga halos isang sako din yung natira na nilagay natin. Bali inimix po natin yung lahat ulit at yun po ang nilagay natin sa puno ng ating mga mais. Last po natin na application ng abono at ito na po ang kanyang kinalabasan. So sabi nga po, magaganda po yung tubo ng ating mga mais. Sabi nga po ng isang may alam na nagtatanim din ng mais at nagtuturo din po sa magandang pag-aalaga ng mga maisan. Yung una-una po na kailangan natin gawin ay siguraduhin po natin sa pagtatanim ng mais na tumubo po talaga yung buto na ating itinanim. Kailangan pong tumubo yung itinanim natin na mais dahil wala po tayong aalagaan pag hindi naman po tumubo yung itinanim natin. So, hindi po tayo makaka-expect ng maraming ani kung konti lang rin ang tumubo. Kahit lagyan pa yan natin ng ilang sako ng fertilizer pataba at mag-spray pa tayo ng mag-spray ng napakaraming foliar fertilizer or booster, ay hindi rin natin ma-maximize yung mga bunga na makukuha natin kasi nga po limited lang naman yung tumubo na puno ng ating mga mais. So dapat po unang-una ay dapat siguraduhin po natin na tumubo po talaga yung buto na itinanim natin na mais. So maghanap po tayo ng magagandang variety at magagandang binhi na talagang tumubo. Yung sa amin po, hindi ko naman po sinasabi na hindi maganda. Maganda po talaga yung binhi na nabili po natin. Yung hindi lang po maganda ay pagkatapos ng pagtanim po, ay yun nga po, hindi po natin na-anticipate na biglang pumasok po yung malaking volume ng tubig dito sa atin, maisan. Kaya nasira po yung ibang buto. Though, sinubukan po natin magtanim ng ng para sana sa mga nasira na buto. Yung iba po hindi pa rin po tumubo kasi nga po yung lupa basang-basa po. So hindi po matagal po yung araw, ilang araw po natin hinintay na matuyo po yung tubig na yon. Eh, hindi po siya makalabas kasi nga po medyo sarado na yung portion po ng pinagtataniman natin. So yun, hindi po siya tumubo. So yun yung mga bagay na gustuin man natin ay hindi natin na i-control, hindi natin na anticipate. Kaya yun na harapin na lang po natin na yun na ang mga nabawas sa mga posible po nating maaani sa ating maisan. So yan po. So
patuloy lang po tayo sa paglilibot sa ating mga maisan. So far po, maganda rin naman po yung mga nakikita natin na bunga ng ating mga mais. Malalaki, mahaba, yan po. So far, napakaganda po ng kanyang pagtubo. Ang hindi po maganda yung, yan po, may portion po siya na hindi tinubuan. Dito po, ito po yung mga sinasabi ko na hindi po tinubuan ng buto ng mais kasi nga po dito talaga na nag-concentrate yung tubig na galing po sa irrigation. So marami pa rin po ang kanyang mga bunga. Didiretso na lang po tayo doon sa unahan. Kasi pahaba po yung maisan natin. Medyo pahaba na medyo pa-triangle. Kaya medyo mahaba-haba po yung lalakarin natin para lubos po nating matingnan ang kabuuang bunga ng ating mga mais. So, yan po. Napakaganda po mga ka-farmers. Masisiyahan po tayong makita na at least po sa mga tumubo na mga mais natin ay napakaganda pa rin po ng kanyang mga puno. Kakatuwa po itong isa mga ka-farmers. Yan po. Maganda lang dito kasi naputol po yung puno niya. Yung sanga lang, yung katawan ng mais natin. Maganda lang kasi lagpas na sa bunga. So, buhay pa rin. Lumabas pa rin yung kanyang mga bulaklak at capable pa rin siya na mag-pollinate. So, ganyan po kapursigido ang tanim natin na mais. Kahit naputol na po siya, natumba, yan po, buhay pa rin. At nakapagbigay pa rin ng kanyang bulaklak. So, napakaganda po ng variety na ito. Actually po, hindi po ako binabayaran pero recommended ko po ang ganitong variety ng mais. Totoo lang po, hindi po namin ini-expect na tigdalawahan din po yung kanyang bunga. Yung inaasahan lang po namin dito ay malalaki, mahahaba na mga bunga, matataas na mga puno. Syempre, yung may laban po sa mga hamon ng mga panahon na sobrang tag-init at sobrang tag-ulan. So, yung variety na ito po ay talagang pinagmamalaki ng kumpanya kasi nga po aside na malalaki daw ang malalaki po ang mga bunga nito ay mataas din po ang kanyang shelling recovery. Yun yung in-emphasize nila, mataas ang kanyang shelling recovery kasi nga po ang magandang feature po ng bunga na ito ay malalaki po ang bunga pero maliliit po yung sa loob niya, yung sinasabing corn cobs, ano po ba sa ano yan, basta yung laman ng mais maliliit po siya. So ibig sabihin po ay mas yung bigat po ng mais natin, bunga ng mais ay nandun po talaga sa kanyang butil o sa kanyang kernels. Maliit lang po na portion ang sa kanyang sa gitna, no? Na ano ng bunga. Kaya po pag natanggal na po sa kanyang corn cob ay masasabi po natin na mabigat po at malaki po yung
selling percentage na makukuha natin. Yan po. So, nakaabot na rin po tayo sa kabilang dulo ng ating maisan. So, yan na po siya, mga ka-farmers. Ating maisan. Yan po po. Okay, so pupunta tayo doon. Dito po maganda rin ang pagtubo ng mga mais natin dito. Matataas. Magaganda ang mga bunga. Malalaki. Napakaganda. Mahaba din po mga bunga na dito. Okay. So, yan pa po. Yan pa yung kasama pa yan sa ating maisan. Doon. So, dito po. So, hindi na po tayo babalik dyan kasi masyado na pong masikip ang mga dahon ng mga mais. Mahaba naman po yung sinusuot natin para hindi po tayo mangate. So, pero di na po tayo papasok ulit dyan sa makapal na mga maisan natin. Papakita ko na lang po sa inyo. At babalik na rin po tayo dito, lalabas na lang po tayo sa, dahil malapit po tayo sa highway, dito na rin po tayo lulusot para di na po tayo babalik ulit sa makakapal na mga maisa natin kasi yung kamay po natin ay natatabunan pero yung paa natin ay hindi, kaya makati sa ilalim. So yan po mga ka-farmers, pwede naman po tayong bumalik, balik na lang tayo dito. Mas gusto ko kasing pakita sa inyo yung mga bunga ng mga mais natin. Napakaganda. So, kung tanong po ninyo, ano nga bang sinasabi ninyo na sinasabi ko na variety ng mais? Comment lang po kayo. Bibigay po natin yung kasagutan. Kasi di naman tayo nagpo-promote talaga ng variety ng mais. Natutuwa lang po tayo sa ganitong variety na ginamit natin. Kung naghahanap po kayo ng magandang variety ng mais na pwede po ninyong gamitin pag kayo na po ay magtatanim, recommended din po namin ito na maganda rin po na variety. So, marami pong mga variety ng mais na magaganda. Nagsasabi na maganda ang kanyang pagtubo, mabigat, mataas ang shelling recovery, matatag kanyang puno, hindi natutumba. So, marami pa pong naikiklaim ng mga iba't ibang kumpanya na nagbibenta ng mga seeds ng mais, binhi, pero ito po subok na namin
I mean, nasubukan na namin at ito po, pinapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang kanyang pagtubo, kanyang bunga. So, kayo na lang po ang humusga. So, ang ganitong laki ng bunga ng ating mais ay nasa ano na po, 60 days na po pagkatapos po nating maitanim. So, ngayon na po ang kanyang mga bunga. Sayang dito. Hindi natubuan ang buto ng mais. Hindi tumubo kasi nga nababad sa tubig. Buti naman yung iba ay nakasurvive din. At so far naging maganda ang kanina pagtubo. So matatag talaga po yung variety na ito. Comment lang po kayo kung gusto nyo pong malaman ang variety ng mais na ginamit po natin. Sasabihin ko po sa inyo. Ayaw ko lang pong i-mention dito sa ano, sa video. Atat na po tayong sabihin yung variety na ito. Pero syempre, yung totoong judgment day po kung totoong maganda ba talaga yung variety na ito, aside po sa nakikita ninyo na puno at bunga nito, ay kung mag-harvest na po tayo at mabibenta na po natin yung bunga nito. So abangan po natin yan, mga ka-farmers. Di po magtatagal, konting tiis na lang po at maha-harvest na rin po natin ang mga tinanim natin na mais. So medyo may konting ulan po ngayon. Halos araw-araw na po dito umuulan. Pero sige lang po. Hindi pa naman tayo nababasa masyado. Meron din po tayong sombrero. Ayan po. Doble-doble pa. So, ayan po. Pasok na ulit tayo. Sa kabilang side. Palabas na rin tayo sa ating maisan. So, ayan po mga ka-farmers. Libot lang po tayo. Hanggang makabalik po tayo sa ating pinagmulan. Ang pagbibideo natin ng mais. So, kung curious po kayo, malaman kung ano pa po yung mga ginawa namin sa pag-maintain po ng maisan. Kung medyo hindi po ninyo na narinig kanina or hindi nyo naintindihan, comment lang po kayo sa ano, sa comment section at sasagutin po natin yan, mga ka-farmers. So, sinusubukan po natin maging online parati. Hindi sa lahat ng oras, pero halos araw-araw po or every other day, online po tayo. So, kung may mga katanungan po kayo na gustong malaman at gustong maintindihan about po sa ating maisan,
ay comment lang po ninyo. Sasagutin po natin. Susubukan po nating mabigyan ng magandang sagot ang mga katanungan po ninyo na sana ay makakatulong din po sa preparation po ninyo kung kayo po ay nagbabalak na magtanim ng mais. So disclaimer po muna, hindi po kami expert. First time po namin magtanim ng mais. Next year po eh hindi na rin first time. Makakasabi na rin kami na nakatry na kami magtanim. Pero ngayon po talaga first time po namin magtanim. So trial and error po kami ngayon. Pero so far po syempre may mga katulong din po kami na may alam din sa pagtatanim ng mais, kaya hindi na rin po tayo nahuli sa ating pag-aalaga at pag-maintain ng ating mga maisan. Yan po. So far po, maganda naman po ang kanyang pagtubo. So kahit po may mga na-encounter po tayo na mga problema, so far na bibigyan din po natin ng mga solusyon. Kahit naman hindi po yun yung lubos na solusyon, ay syempre may mga hakbang rin tayo na nagagawa na hindi po tuluyang nakakasira o tuluyang nakakadamage ng ating mga mais. So dahil po sa ating pagre-research, pagtatanong-tanong, sa tulong din po ng mga technicians, may mga hakbang din tayong nagagawa na talagang naging useful po na gumanda po yung tubo ng ating mga mais. So kung nakikita po ninyo, isa pong basihan na maganda ang tubo ng mais ay yung kanyang kulay na berdeng-berde. So ibig sabihin po niyan, syempre bastante enough po yung kanyang pataba. So may maganda po siyang baon para po sa kanyang pamumunga, kanyang pamumulaklak, para po lumaki, tumaba, humaba at bumigat po ang kanyang mga bunga. So ang maganda pa po dito, tulad ng nasabi ko na sa mga previous ko pa siguro na mga videos, ang napakaganda po dito ay pabor po sa atin yung pag-ulan araw-araw. Kahit po hindi po siya gaano kalakas, ganito lang po na uri ng ulan. Medyo malakas minsan pero hindi po tumatagal. Hindi rin po nagkukos ng baha. Talagang basang-basa lang po yung mga tanim natin sa paligid. Yan po, basang-basa lang po yung lupa. Pero nakakatulong at pabor po yan sa ating mga maisan. So yan po. Isang parte po ng maisan dito po na nahuli po yung pagtubo nito ng mga mais. Yung una po, nung una po namin itong tiningnan, hindi po maganda yung pagtubo ng mga mais sa part na ito. Pero nung ngayon po kung titingnan po natin ay humahabol na rin po yung kanyang pagtubo. So sa kabilang side lang po ito ng talungan natin. So yan po yung ating talungan. Yan po kalawak. Yan. Natamnan natin ang talong. Ditong side ay maisan.
So, kung titingnan po natin, medyo malaki po yung huli ng pagtubo ng mga mais dito kasi nga po hindi pa po ito namumulaklak. Yung iba po ay malapit nang mag-mature yung kanyang mga bunga, pero yung dito po na part ay hindi pa masyado. Pero tingnan po natin yan, lumalaki na rin. Baka hindi na rin magtagal ay lalabas na rin yung kanyang, yan na yung kanyang bulaklak. Lalabas pa lang. So yung iba, wala pa. So sana makakahabol din sila sa panahon, araw na kakaharvest tayo. So mangyayari dito ay medyo madedelay yung schedule ng pagharvest natin para mahintay po natin yung mga nahuli na tumubo at nahuli na maglabas ng kanyang mga bunga. Yan po. Subukan po nating i-stretch ang pag panahon or oras o araw ng pag-harvest natin hanggang sa makaya nating hintayin para makahabol po yung mga portion ng mais natin na nahuli sa pamumunga dahil nga po sa nahuli rin ang kanilang pagtubo. So ito po yung mga nahuli na tubo ng mga mais natin. Malapit po ito sa highway. Yan po. Kaya maingay po minsan. Kasi maraming dumadaan ng sasakyan. Yan po. Yan po mga ka-farmers. Napakalaki po. Ang puno ng mais na ito. Pero hindi po po ito namumulaklak. At di rin ito nagbubuntis. Ilang araw pa siguro ang hinihintay nito para lumabas na ang kanyang mga bunga. So grabe mga ka-farmers, kung titingnan nyo yung ugat ng ating mais, lalaki. Grabe. Grabe ang kapit ng mga mais. Taas. Yan. At ito pa ulit mga ka-farmers, papakita ko sa inyo yung isang mais na katulad nung sa kanina. May pinakita din ako. Isang puno ng mais na naputol. Yan po, naputol po siya mga ka-farmers. Yan. Yung, ito po, bunga po yan. Hindi po ito sanga. Ito po yung totoo niyang sanga. Yan. Naputol. Naputol siya. Pero, dito yung bunga niya. Tumubo pa ulit yung sanga niya dito sa itaas. At nakapaglabas pa rin siya ng bulaklak dito. Ayan, magpapang lugin natin para maulog yung pollens niya sa pollens sa bunga sa ilalim para mapollinate kasi maliit pa. Sana ilalaki din, makakuha rin tayo ng maraming kernels. So, yun po. Lagay po natin dito. Baka makatulong. Pollens. Yan, sana lumaki pa rin. Kahit naputol. Yan. So, yan na yung ibang bunga ng ating mga mais. Ito po, ka-farmers, papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki yung bunga ng ating mais.
po. Yan. Ganyan siya kahaba. Oh, ang laki. Ito din sa likod. Mahaba din. May bunga pa sa likod. Yan. So yan po, maiingay kasi nga po malapit tayo sa highway. Maraming dumadaan ng mga sasakyan. So yan mga ka-farmers. So ipakita na po na po na sa inyo. Naipakita ko na po sa inyo ang ating mga mais. Libot ko na rin po kayo. Diretso tayo dun sa unahan kasi dito yung portion na na marami ang hindi tumubo, pero ngayon ay makakapal rin. Okay, so dito po sa Mandang Itaas na sa labasan na po tayo sa highway. Dito po natin makikita ang ating mga maisan. So, lumapit po tayo. Baba tayo at lumapit. Tingnan po natin dito yung mga bunga ng ating mga mais. Ayan po. So, parang mas maganda pa dun sa ano. Sa likod. Pinopost po natin yung video pag dumadaan yung mga sasakyan kasi maiingay po talaga. Ayan po, so far napakaganda po ng kanyang mga bunga. Kahit medyo huli lang po yung pagtubo ng mga iba dito, so far po mabawi din po sila kasi maganda rin yung paglabas ng kanyang mga bunga. Yan po mga ka-farmers. Ito parang parang deform siya, pero maganda po siya ka-farmers. Maraming mga bikers na dumadaan. Dala-dalawa mga bunga. Ang ganda naman ng variety na ito mga ka-farmers, kasi nga po tulad ng nasabi ko kanina, kahit maputol, ayan po, hindi po siya tutuyang nalalantaw, nasisira, may bunga pa rin po siya. Talagang matatag po ang puno ng mais na ito. Dalawa, tatlong bunga. Isa pa dyan.
dito masyado ng medyo malaki yung mga agwat na mga mais dito. Marami dito ang hindi tumubo. So, swerte lang po sa mga ibang puno ng mais na tumubo at nakapamunga. Pero dito po yung area na nababad sa tubig. Marami po mga buto dito na hindi tumubo kasi nalanta po. Sige lang. Bawi po tayo sa susunod ulit. Dahil ganyan po talaga yung mindset ng mga farmers. Pag medyo mahina yung ani, sabihin, babawi tayo sa susunod na taniman. Nakaka-harvest din tayo ng magaganda. So, trial and error lang po muna tayo. Yung mahalaga po ay natututo po tayo sa mga experience po natin sa ating pagtatanim. So, pinututukan po natin kung ano po yung mga magaganda pati na po yung mga ano po yung mga hindi maganda na mga karanasan po natin sa ating pagmamais. Para sa susunod po ay aware na po tayo kung ano po yung magiging preparasyon po natin, ano po yung mga dapat natin i-anticipate sa pagtatanim po natin ng mais. Sana po makaulit pa tayo next year kung magiging maganda po sana yung ani natin. Kakaulit pa ulit tayo sa pagtatanim ng mais. So, nakalabas na po tayo sa highway mga ka-farmers. Kasi uuwi na po tayo. Masyado na pong mahaba ang video na ating nagawa. Pero excited po tayo na maipakita po yung kabuuan ng mga tinamna natin ng mais. Mailibot po at maipakita po sa inyo kung kumusta na po ang tanim natin na mais. So, yan po mga ka-farmers. Pag dito po tayo sa highway, yan po makikita natin. Yung tinamna namin ng mais.